Tulad ng inaasahan, dumagsa sa huling araw ang mga humahabol makaboto bago magsara ang polling precinct sa Kuwait. Tuloy naman ang pagbibigay ng libreng serbisyo ng iba-ibang organisasyon sa Kuwait. Sa kabila ng delay sa canvassing dahil sa kawalan ng satellite signal, maayos at organisado ang halalan sa Kuwait, pero apila ng ilang hindi nakaboto. Ma-improve nila yung pag-inform sa mga Pilipino with regards sa name para na pag nakita nila yung name nila, okay, pupunta sa ito. Pag wala, okay, hindi sila pupunta. Sa Oman, mula sa 22,700 na nagparehistro, 8,172 o halos 36% voter turnout. And then I said, okay, so it's the time for me to exercise my right to vote and choose the true person to be the leader of our country. Nanguna sa pagkapangulo si dating Senador Bongbong Marcos na may 6,457 votes, kasunod si Vice President Lenny Robredo na may 1,153 na boto. Panalo rin ang katandem niyang si Sara Duterte na malaki ang lamang kay Kiko Pangilinan. And then we are going to seal the first 3 copies ng COC. At ito yung ipapadala natin sa Manila, aside from the fact na officially and electronically na transmit na natin itong COC natin. Sa Lebanon, hindi man day off, umanap pa rin ng oras ang ilang Pinoy para humabol sa huling araw ng overseas voting. Sa Riyadh, Saudi Arabia, may ilang last minute voters din. Ano, walang time kasi busy kami sa bahay, tapos ngayon lang nakakuha ng driver. Bago ang deadline, nag-ikot na ang embassy on wheel o mobile voting at nagsagawa ng iba pang kampanya para mas maraming mainganyong bumoto. Yung sulat natin sa mga employers, inarabic po yan para maintindihan nila yung kahalagahan po ng pagboto ng kanilang mga employees. Malaking tulong din ang Filipino groups na nagsilbing marshal sa araw-araw na botohan. Madalas naman yung kumpleto nawawala yung pangalan nila sa master list. Mm-hmm. Lang. Pero aside doon, wala namang mas malalang. Wala namang mas malalang kumpleto nila. Sa partial unofficial results sa Saudi, landslide ang panalo ng BBM Sara Tandem. Top spot naman si Robin Padilla sa senatorial race at OFW sa party list. I would say that it's so far so good, very orderly ang election, at I'm very happy with the results so far. Sa Dubai, 60,393 ang bumoto sa Philippine Consulate General Dubai at Northern Emirates. Ito na ang pinakamaraming bilang ng mga botante sa gitnang silangan mula nang simula ng overseas voting noong 2004. Nanguna base sa resulta ng bilangan ang BBM Sara Tandem. Matapos ang pagsasara ng overseas voting, pinunit ang libo-libong bugkos ng mga balotang hindi nagamit sa halalan. Ayon sa opisyal ng konsulado, ibabalik ang mga pinilas na papel sa tanggapan ng COMELEC sa Pilipinas. Pagod man sa halalan, makasaysayan at hindi ito malilimutan ng poll watchers. It has been like an opportunity to know more kung gaano yung camaraderie ng mga tao tungkol doon sa desire nila to help our country. Ngayong tapos na ang halalan 2022, dasal ng bawat Pilipino ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa kaunlaran ng bansa. Iisa lang ang nais sa mga OFW sa gitnang silangan, na kung sino man ang uupong mga bagong lider ng ating bansa, naway pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.